magandang umaga po sa ating lahat, mga kababayan. Ang pag-usapan natin ay tungkol dito sa ating apat na araw na pasok lamang ng ating mga manggagawa. Mapagobyerno man o mapapribado. Pero kung ako ang tatanungin niyo riyan, mga kapatid, hindi ho maganda kasi hindi naman ho papayag ang mga kumpanya na anim na araw sila magiging apat na araw. Diba? Hindi sila papayag na babayaran nila ang anim na araw sa apat na araw na ipapasok mo. Kaya lugi na naman dito ang mga manggagawa. Mababawasan yung kita nila. Kaya hinay-hinay po sa paggawa ng batas. Yung batas na talagang makakatulong at dapat pag-isipan nyo. Congressman Abante. Yan, si Abante may pakana nito eh. Hinay-hinay po para sa mga kababayan natin kasi sasabit na naman yung mga manggagawa dyan. Kawawa na naman sila. Diba? Mababa na nga ang sweldo. Ha? Tapos magiging apat na araw na lang ang isang linggo. Sa isang buwan, apat na linggo yan. Duray mo yan? Ilan lang sasaurin mo sa apat na araw? Bilangin mo yon. Eh siyempre, napakababa na yon. Eh pabor sa kumpanya yon. Menos yon, menos sa kumpanya yon. Kaya para sa akin, hindi ho maganda yung apat na araw. Huwag na ho natin pagpatuloy yan, congressman. Hindi ho maganda, hindi nararapat. Mabuti pa, isulong na ninyo yung ano, yung sahod ng mga tao. Eh yung kakarampot na sahod na ng mga tao na 500 lang, hindi ho sapat. Dapat gawin man lamang 1,000 isang araw. Para naman madagdagan at makakontento yung mga manggagawang Pilipino. Mahirap. Napakababa. Napakaraming pangangailangan. Hindi ho sapat yan. 15,000. Hindi ho sapat. Ibuti yung ina lang ay sulo nyo. Mas maganda pa. Para sa mga tao. Kaysa naman dito sa isinusulong mong yan, baka lalo mamerwisyo yung mga tao dyan. Mamaya laman na naman kalsada yung mga tao para sa pagrarali nila. Abahala na. Maaring magkaroon pa ng kaguluhan. Maaring makulong pa yung mga manggagawa. Siyempre, ipaglalaban nila yung karapatan nila. Kaya mahirap po. Congressman, huwag nyo na ho ituloy yan. Hindi ho maganda yan. Kasi hindi ho maganda. Hindi ho maganda yan na batas na itutuloy ninyo. Huwag na ho nyo tuloy. Hindi maganda. Huwag na ho nyo dagdagan pa yung problema ng mga tao. Problema na nga ho sa bigas. Nag-angkat na maraming bigas. Napakarami na. Dapat gawin ng gobyerno, taasan na lang nila yung palay para hindi naman taasan nila yung bayad sa palay.
pagbili ng palay para pabor naman sa mga magsasakayan. Wala na, hindi na mareremedyuhan yun, yung mahinto, hindi, malabo. Hindi ho mareremedyuhan, malabo. Malabo po yun. Kaya mas maganda na lang, pag-isipan ho natin kung ano yung magandang remedyo niya sa mga magsasakayan. Yung magandang solusyon para sa mga magsasaka. Hindi yung pansariling kapakanan. Hindi yung kaya tayo nag-aangkat eh dahil gusto natin kumita. Madagdagan yung mga kita natin, kita nyo, kita ng bulsa ninyo. Yan. Kasi kung nag-aangkat ka ng ganyan, talagang pahirap yan. Marami namang produkto rito sa Pilipinas yan. Ano ang produkto rito? Meron. Kung wala na, paano kayo mag-aangkat? Eh, mahirap po yung ginagawa natin na ganyan. Pahirap pa yan. Sama-sama ng mga problema sa Pilipinas. Magpahanga ngayon, drugs na yan. Andiyan pa rin. Hindi pa rin natatapos. Ito si Madam Robledo, basta't tigilan na yung awa ng awa. Trabaho, yung magandang solusyon para sa mga drugs. Ha? Mga paano mabibigyan ng magandang magandang solusyon dyan. Hindi yung puro tayo sat-sat ng sat-sat. At walang mangyayari sa puro kasasasat natin. Napakahirap po yung ganyan. At tatigilan nyo na yung pambabanat nyo o pang-aalipusta nyo, pansisira nyo, panlalait nyo sa gobyerno. Makisama naman kayo, makiisa naman kayo. Yung sports na yan, eh dapat eh nakikiisa kayo, nakikisama kayo. Sama-sama na kayo rin sa SEA Games na yan. Lahat ng mga mambabatas, lahat ng mga nasa Senado, nasa Kongreso, lahat na nasa gobyerno, lahat ng bansang Pilipinas. Makiisa kayo dyan sa magandang programa yan. Hindi naman pang programa pang-isahan yan eh. Programa ng Pilipino yan. Para sa bansang Asia, para sa labanan. Yan ang programa niyan. Hindi yung tirada tayo ng tirada. Banat tayo ng banat. Ngayon, kung binabanata natin, eh, siguro din yun na totoo yung akusa ninyo. Ha? Eh, may mga katibayan naman sila, may patunay naman, may magpapakita kung may mga corruption na nangyayari dyan. Yan po ang hirap sa ating mga kababayan. Eh. Wala tayong ginawa kung hindi tumulig sa banatan. Ha? Wala nang pinagkaiba rito kay sa programa ni Bongo, ano ba yan, Balasakit Center. Eh, katakot-takot na tulig sa. Talagang wala raw magandang ikabubuti raw yung pagbubunga raw na hindi mabuti yan. Magiging corruption lang daw yan. Nako. Kilala niyo naman si Bongo. Ha? Talagang nagmamalasakit lamang yan sa mga kababayan natin. Eh, dapat magmalasakit din kayo. Eh, para sa lahat naman yan. Pati yung OFW ewan ko kung nai sa batas na to o nai hindi pa nai sa batas. OFW department ba yun? Para sa mga
mga manggagawa ng ibang bansa, mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, yung tulong. Tulong na pinag-isa na yata sa OFW department ng ano ng bansang Pilipinas. At hindi kasi ako update dito pero nababalitaan ko 'yan. Tulong-tulong lang mga kababayan. Makiisa kayo, makisama kayo. Ang daming kinakaharap ng na problema ng bansa. At kung hindi naman tayo makikiisa, wala pong kahihinat na ng bansa natin. Wala. Nakikita natin yung mali. Pero kumisan yung sarili natin, hindi natin nakikita. Nakikita natin yung mga pangyayari na mga ginagawa ng gobyerno ngayon na ang pag-akala nyo mali. Samantalang kayo, nung nakapwesto kayo, hindi nyo nakikita yung mali. Puro tama kayo. Eh, marami naman kayong ginawang mali yung mga nakarang administrasyon nyo. Kaya ang Pilipinas patuloy pa rin sa kahirapan. Walang tunay na pagkakaisa at pagsasama-sama. At kanya-kanya. Diba? Kanya-kanyang partido, kanya-kanyang grupo. Eh, hindi natin may pagkakaila na napakaraming presidente na umupo pero wala pang pagbabago ang bansang Pilipinas. Yun at yun pa rin. Nabunton. Napuntalat sa administrasyon ngayon yung mga problema. Tapos banat pa tayo ng banat. Yan, ginagawa natin. Mukhang hindi yata tayo mabubuhay kung hindi natin hindi tayo sisira. Hindi tayo mag-iimbento ng mga salita. Kaya itong mga dilawan na ito, mahilig nag-iimbento ng mga salita to. Hindi sila... Aywan ko kung nakakatulog pa itong mga ito. O mahimbing ang tulog nito. Sa mga pinaggagawa nila na ang pagkaalam nila sila ay tama. Kaya mga kapatid, napakahirap po ng katayo na ganyan. Ang Pilipinas po ay napakalawak. Ilan ang mga Pilipino na babalikatin mo kung ikaw ay pangulo. Napakarami. Imbis na makiisa tayo, makisama tayo, ganun lang. Eh, kung ayaw nyo, sa inyo. Walang pilitan. Ipagpatuloy nyo. Yung bagay, marami kayong kalyado, mga kaparean, mga bishop, yung mga oligarch, yung mga mayayaman sa Pilipinas na sumusuporta sa mga pare at mga dilawan na ang hilig ay pabagsak ang gobyerno ni Duterte. At magpahanggang noon, hanggang ngayon, sila pa rin. Sila pa rin, dati pa rin. Gising na yung mga tao. Hindi na nga kayo binoto . Wala nga pumasok sa mga senator . Mga dilawan . Tama? Yan, ang totoo niyan. Kaya hanggang dito lang mga patid. Sige, sa susunod naman po. Bye.